Para dito, kung paano siya hugasan at linisin. Dahil madulas ito. Tanggalan ko muna siya ng tinik kasi napakadelikado ng tinik niya. So ito guys, tanggalin ko muna ito. Takot ako matinik nito. Then, lagyan ko siya ng asin. At saka cornstarch. Sabay haplos. Para matanggal yung kanyang matulas-lulas na dyan. Mapawag dyan. Nagawin ko siyang soup. Ako kasi ang nakatukang magluto ngayon. Paglinggo. So, ito yung aming soup. Ang kaninang soup. Yung isda na to at saka yung may pork meat at saka mayroong black bean at saka mayroong mandarin skin, dry mandarin skin. Dahil maadulas pa rin siya kainan, lagyan ko siya ulit ng cornstarch at saka asin ulit. Kuskusin ko siya ng kuskusin para malinis. So, okay na siya. Hindi na siya madulas. So, i-fry ko muna siya bago ko siya gawing sabaw. So ito na yung aking mga sangkap sa aking gagawing sambaw. Ito yung black dates.
Tsaka ito yung mandarin skin, dry mandarin skin. Nababad ko na siya sa tubig at saka nakiskis. Kailangan kasi kiskisin dito yung labas niya. Ay sa loob pala to para hindi siya mapakla o mapait. At saka ito yung black beans. Akin na rin siyang naibabad bago siya lutuin. Kailangan ibabad siya muna para madali siyang lumambot. At saka ito yung aking pork meat. At ito na nga yung isda. Hindi ko pa alam kung anong pangalan ng isda na ito. Tanungin ko muna yung boss ko mamaya. Yan, magpapakulo muna ako ng tubig bago ko ilagay yung mga sangkap ng aking nilulutuing sabaw. Kaya takpan ko muna at hintayin na kumulo yung tubig. Guys, ito na nga, kumukulo na yung aking tubig. Kailangan ko na siyang ilagay yung mga sangkap ng aking gagawing sabaw. So, ito muna yung aking black beans. Isamahin ko na sila lahat-lahat at pakuluan din ang sabay-sabay. Ito yung baboy. Tsaka yung black dates. Yan yung nagpapabigay lasa. Tsaka ito yung mandarin skin. At tsaka mayroon siyang luya. Nakalimutan ko kanina. Yung luya niya habang nagpupito, pwede na rin siyang isabay na ilagay dyan. Para hindi siya malansa. So, yan. So, pakuluan ko siya ng 15 minutes in higher fire first bago ko siya hinaan ang apoy. So, antayin natin na kumulo muna. Ayan na siya guys, kumukulo na siya. Naabot na rin niya yung 15 minutes, kaya kailangan ko na siyang hinaan at pakuluan ko siya ng 2 oras at kalahati. So ayan. Ayan. So antayin na lang natin ang aking sabaw.